His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Isang bihirang hiyas na nagpabago sa nagkakaisang Arabong Emirates. Sheikh Zayed ang ama ng isang bansa na hindi mabilang na hari at pangulo ay dumating at nawala na marami sa mga ito ay hindi na natin maalala. Ngunit ang kanyang kataas-taasang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ay isang uri ng isang tunay na pinuno na umalis. Isang pamana na hindi katulad ng iba pang nauna sa kanya hanggang ngayon ay naaalala ng mundo ang kanyang kadakilaan na tao. Nang determinadong karakter na hindi kailanman na kompromiso sa prinsipyong ito ang isang Arabong tapat sa buhangin ng disyerto at minamahal sa kanyang mga tao na nakita nila siya bilang kanilang ama na si Sheikh Zayed. Kalat-kalat na tribo na may dedikasyon at pamumuno niya. Pinagsama sila bilang isang bansang kilala natin ngayon bilang United Arab Emirates ngayon ang ay isang modelo ng paglago at kasaganaan. Puno na ipinangalan sa kanyang lolo na si Zayed ang dakilang Sheikh Zayed ay nakatakdang sumunod sa yapak ng kanyang ama at lolo. Ang isang araw ay maging pinuno ng Abu Dhabi. Ipinanganak noong 1918 siya ang bunso ni Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan at ang apat na anak ni Sheikh Salama bin Bintbuti Al Kabasi na tinuruan siyang magbasa at sumulat at pag-aralan ang Quran na siyang lahat ng edukasyon na natanggap ng mga tribo kahit na mga maharlika ngunit si Sheikh Zayed ay isang napaka talentadong binata na may mataas na layunin ay sabik siyang matuto mula sa kanyang kapaligiran. Ihalubilo sa mga taong naobserbahan niya kung paano haharapin ang mga sitwasyon at gumawa ng mga solusyon na isa sa kanyang pinaka mahalagang aral ay upang mapanatili ang isang Sharia ngayon kung ano ang isang Sharia sa Islamic mundo ito ay isang komite. Upang talakayin at humingi ng payo sa mahalagang bagay Sheikh Zayed palaging malugod payo mula sa kanyang mga kapwa miyembro. Sa Sharia ay hindi rin siya nagdalawang isip na gumawa ng mahihirap na desisyon. Kasing dami ng potensyal na Sheikh Zayed show bilang isang statesman isa rin siyang napakahusay na huntsman. Minana ang pagmamahal sa pangangaso mula sa kanyang ama noong bata pa lang siya nagpakita siya ng napakalawak na husay na hindi hinayaang makatakas ang premyo ito ay naglalarawan sa kapasiyahan ng isang pinuno. Sinong hindi hahayaang yumanig sa kanya ang anumang unos mula sa kanyang landas ang determinasyon na nanggangahulog ang walang bundok na masyadong mataas. Si Sheikh Zayed uhaw sa kaalaman mula sa murang edad ay nag-promote sa kanya na maglakbay sa buong Emirates at gumugol ng oras sa iba't ibang lokal na tribo. Namumuhay sa tabi ng karaniwang tao bilang isa, natamo niya ang paggalang sa kanyang katatagan, namuhay siya kasama nila sa kalupitan ng nakakapaso na init na may halos anumang mapagkukunan na lumikha ng isang pangmatagalang pagkakaisa. Sa pagitan niya at ng kulturang Arabo na sa kalaunan ay maglalatag ng pundasyon ng kanyang pangarap na isang bansang nagkakaisang Arabo na lalong pinagpapatibay sa pagkagobernador ng Al-Ain. Bago kinuha bilang pinuno ng Abu Dhabi, si Sheikh Zayed ay hinirang na gobernador ng Al-Ain noong 1946 sa kabila ng kakaunting pondo. Naudyukan siyang makitang umuunlad ang rehiyon, nagtayo siya ng isang batayang sistema ng administrasyon. Nagtayo ng mga paaralan at nagtayo ng mga kalsada sa kanyang panunungkulan. Nakakita ng mas patas na pamamahagi ng supply ng tubig sa pamamagitan ng pagbabago ng mga lokal na karapatan sa pagmamayari. Ngayon ang Al-Ain ay isa sa mga pinakaberdeng rehiyon ng United Arab Emirates. Mula sa mga tribo hanggang sa isang bansa, naranasan mula sa kanyang panahon sa Al-Ain. Handa si Sheikh Zayed na ipatupad ang kanyang plano sa mas malaking sukat noong 1966 siya.
pumalili sa kanyang kapatid na si Sheikh Shakbat bilang pinuno ng Abu Dhabi. Sa panahong ang langis ay kamakailan lamang natuklasan at magiging mahalagang alam ni Sheikh Zayed. Ito ay isang pagkakataon para sa mga tao sa mundo ng Arab na magsama-sama para sa isang maunlad na kinabukasan sa huli. Ang dumating ang perpektong pagkakataon ng ipahayag ng British na umalis sa lupang Arabo noong 1968. Naiwan ang pitong mahahalagang estado na si Sheikh Zayed ay nakipagkita sa kanyang kaibigan at Dubai counterpart na si Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum upang talakayin ang ideya ng isang federasyon para sa Crucial States at Qatar at Bahrain. Ito ay hindi isang madaling gawain. Sa pagkuha ng lahat ng mga pinuno na sumang-ayon sa kanyang pananaw, ngunit si Sheikh Zayed ay determinadong makamit. Kung ano ang itinuturing na imposible, ang pangarap ay nagkatotoo noong 1971. Nang sumali ang anim na mahahalagang estado sa federasyon habang ang ikapitong Ras Al Khaimah ay sumunod kaagad pagkatapos, ay hindi nakakagulat na si Sheikh Zayed ay nagkakaisang nahalal bilang unang pangulo ng federasyon. Isa sa kanyang unang aksyon ay ang pagtatatag ng Federal National Council ng isang parliament para sa buong United Arab Emirates. Gayunpaman, marami ang patuloy na nagdududa sa kinabukasan ng bagong panganak na estado. Naniniwala sila na ang away sa pagitan ng mga tribo at ang kawalang tatag sa rehiyon ay mangyayari. Sa huli ay nanagnunit si Sheikh Zayed ay hindi natinag sa pamumuna na kanyang napatunayan. Kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bansa at sabik na makita silang umunlad ng sama-sama. Sa kanyang walang sawang pagsisikap at pangako sa lalong madaling panahon, ng UAE ay naging isang haligi ng lakas at unity power hindi na kayang baliwalain ng mundo. Ang mga pinuno at mga lokal ay nagtiwala ng husto kay Sheikh Zayed, kaya patuloy nila siyang muling pinili bilang pangulo hanggang sa kanyang pagkamatay. Alam nila na hinding-hindi siya tatanggi sa mahirap na paninindigan. Isang ambasador ng kapayapaan na mas gustong ikompromiso ang talakayan sa labanan at digmaan. Matapang siya sa naging desisyon niya. Ganap na nilinaw sa mundo na si Sheikh Zayed ay isang taong may moralidad anuman ang halaga. Baba Zayed man ng mga tao. Si Sheikh Zayed ay isang simpleng tao. Madalas na ginugugol ang kanyang oras sa pagmumuni-muni sa disyerto ay hindi niya kailanman iisipin ang kanyang sarili bilang higit sa mga tao. Gaya ng sinabi niya na ang namumuno ay nariyan lamang ang sinumang pinuno upang paglingkuran ang kanyang mga tao at siguruhin para sa kanila ang kaunlaran at pagunlad sa mga tao sa UAE. Siya ay si Baba Zayed na nangangahulugang ama na si Zayed. Ang pag-aalaga at pagmamahal ni Baba Zayed ay lumampas sa mga hangganan. Palagi siyang lumalapit sa suporta ng mga bansang nangangailangan. Siya ang namumuno sa laban. Laban sa malnutrisyon at kahirapan. Sa tabi ng UN saka Sheikh Zayed, pinasimulan ng Zayed Charitable at Humanitarian Foundation at Abu Dhabi na pondo para sa pagunlad ng kanyang armadong puwersa ay palaging magagamit para sa mga misyong pangkapayapaan ng kanilang ipinakalat sa Somalia at Lebanon upang matulungan ang mga bansang muling magtayo pagkatapos ng mga giyerang sibil. Pinilit nila ang Serbia na itigil ang genocide ng mga tao ng Kosovo. Ruler of Hearts. Kapayapaan at pagpaparaya ang puso ng Islam. Ipinakita ito ng pinuno ni Sheikh Zayed sa buong mundo. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa lahat ng relihiyon, caste o creed upang tratuhin ang bawat tao. Ano man ang kanyang paniniwala o lahi bilang A. Espesyal na kaluluwa ay isang tanda ng Islam sa kanyang panahon. Maraming simbahan at iba pang lugar nang itinayo ang pagsamba sa rehiyon, ang UAE ay naging isang hub kung saan ang mga tao mula sa lahat darating ang mga relihiyon at pinagmulan sa paghahanap ng mas magandang pagkakataon. Ang babae ay kalahati ng lipunan na iimpluwensyahan ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya, ang nanay niya na si Sheikh Salema at ang kanyang asawang na si Sheikha Fatima bint Mubarak.
Si Sheikh Zayed ay isang malakas na tagapagtaguyod para sa karapatan ng babae. Si Sheikh Salima installed the values of pag-aalaga ng pagmamahal at awa sa kanyang anak mula sa napakabatang edad ni Sheikh Zayed. Hindi nakalimutan ang mga turo ng kanyang ina. Tiniyak ni Sheikh Zayed na babae ang ibinigay na may mas magandang edukasyon at trabaho. Pagkakataon at si Sheikh Fatima ay sumubok sa tabi niya para maging isang mahusay na bansa ang UAE. Sa mga babae, nagkaroon ng pivotal role na gampanan ng babae ay kalahati ng lipunan anumang bansa kung saan hinahabol ang pag-unlad. Hindi siya dapat iwanan sa kahirapan o kamangmangan. Ngayon higit sa kalahati ng mga babae ng UAE ay bahagi ng lakas paggawa. Ang taong naging berdeng disyerto ay hindi napakatagal na ang nakalipas. Kapag may nakarinig tungkol sa nagkakaisang Arabong Emirates, isang larawan ay mag-pop up sa isip. Buhangin na gumugulong sa disyertong mainit na hangin. Dumadaloy at kawawang biduans mga kamelyo na gumagala sa tigang lupain sa paghahanap ng kabuhayan. Pagkatapos ng visionary ni Sheikh Zayed, na bago ito sa pamumuno, ang UAE ay hindi lamang naging isang makapangyarihang federasyon, ngunit sa maraming paraan ay isang huwaran para sa buong mundo. Maraming bansa ang tumitingin kay Sheikh Zayed para sa kanyang pagsisikap na pangalagaan ang kapaligiran. Marami siyang ginugol na oras malapit sa kalikasan at alam. Ito ay kasing halaga ng pag-unlad niya. Pinangasiwaan malaki ang pagtatanim sa gubat upang protektahan ang lupain at harapin ang pagtaas ng temperatura. Pagpapabuti sa irigasyon, kaya kahanga-hanga na ngayon ay isa sa mga namungunang syudad sa mundo. Ang mga date palm ay ginawa ng UAE. Tulad ng lupa ang wildlife ng disyerto. Sinakop din ang isang espesyal na lugar sa Sheikh Zayed Heart, pangangaso ng mga endangered species tulad ng Arabian Oryx. At ang sand gazelle ay ipinagbawal. At itinatag ang mga reserbang panloob upang mapangalagaan ang mga ito pagkatapos na si Sheikh Zayed ay labis na nabighani sa Arab na nagpaparami ng mga kabayo. Mayroong isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng isang kabayo at ito ang dalubhasa na ibinahagi ng mga Arabo sa loob ng maraming henerasyon. Nagtayo siya ng espesyal na kwadra upang itaguyod ang modernong paraan ng pag-aanak at personal na pinangasiwaan ng kanilang kapakanan. Dumalo siya sa mga karera at binigyan ng gantimpala ang mga nanalo upang maisulong ang esport na ito ay para sa kanyang kredito na ang mga kabayong Arabo ay pumasok sa pandaigdigang arena ng palakasan. Ang paglipad kasama ang Falcons Falconry ay hindi lamang isang libangan para kay Sheikh Zayed. Ito ay isang esport na nakapaloob sa kultura ng mga tao sa disyerto at Sheikh na lagi kong pinananatiling matatag sa kanyang pinagmulan. Hindi niya gusto ang makabagong brutal na paraan ng pangangaso at hinimok ang ideya ng ang napapanatiling pangangaso ng bihag na lahi na Falcon ay napromote at ang mga pasaporte ng Falcon ay inisyo mismo ng isang dalubhasang mangangaso. Ang esport ay umunlad sa ilalim ng kanyang patnubay na walang kamali-mali sa pagiging marksman ng pasensya at ang kagalakan ng pagsasama ay ilan lamang sa mga katangiang ibinahagi ni Sheikh Zayed ang hunter. Ang statesman, Sheikh Zayed Environmental Efforts, ay kinilala sa buong mundo. Pinarangalan siya ng World Wildlife Fund WWF, na may parangal na gintong panda, bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagprotekta sa mga endangered animals, na pinahahalagahan ng ON ang kanyang muling paghubog sa sektor ng agrikultura, na may gintong medalya na umaabot sa mga bituin. Marami akong pangarap na pinangarap ko, ang ating lupain na naaayon sa paglago ng modernong mundo ang mga tao ang lupain at kapaligiran. Ngunit kay Sheikh Zayed kahit na ang langit ay hindi ang limitasyon. 5 dekada na ang nakakaraan na nguna ang pangkat ng NASA ni Dr. Farouk Albaz na kipagpulong kay Sheikh Zayed para ipakita sa kanya ang kanilang disenyo para sa hinaharap na space shuttle. Alam niyang hindi malayo ang araw na iyon ng may space team mula sa UAE. Noong 25 ng Setyembre taong 2019, Hasa El Mansouri ang naging una astronaut mula sa UAE.
angkop na dinala niya ang slogan ng ambisyon ni Zayed. Ngayon ang pag-asa ng UAE space mission ay ang kanilang mga tanawin ay nakatutok sa Mars. Nangangahas na mangarap ng mas malaki pa ang pangarap na nabubuhay kay Sheikh Zayed. Umalis sa mundong ito noong 2 Nobyembre. Ang kanyang pagkamatay ay isang mahirap na araw para sa pandaigdigang komunidad. Ngunit tunay na buhay pa rin ang diwa ni Zayed, buhay sa puso ng Emirates at doon ay patuloy itong tumatalo. Idineklara nilang 2018 ang taon ng Zayed. Pagdiriwang ng 100 taon mula nang siya ay kapanganakan ng 1 taon ng kasiyahan at pagmumuni-muni ito ay nakatuon sa hindi mabilang na mga nagawa ng founding father ng UAE. Ang okasyon ay nagsilbing paalala na isama ang mga pagpapahalaga sa kapayapaan, tolerance at tapat na nasa kaibuturan ng pundasyon ng bansa ang Sheikh Zayed. Ang Enranding Mosque ay nakakaakit ng mga turista mula sa buong mundo sa Abu Dhabi Cricket Stadium. Pinangalanan sa kanyang karangalan ay isang sentro para sa mga pandaigdigang kaganapang pampalakasan upang isipin na ilan lamang ito sa maraming lugar na inspirasyon ni Sheikh Zayed. At nilikha bilang isang pagpupugay sa kanya at ang kanyang mga paraan ay ginagawa tayong lahat. Wow, sa buong mundo maraming mga palatandaan. Ipinangalan sa dakilang pinunong Sheikh Zayed International Airport sa Pakistan na isang lecture theater. Sa London School of Economics at isang kalye sa Montenegro na lahat ay nakatuon sa kanya Sheikh Zayed isang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Tulad ng isang bihirang walang hanggang hiyas na si Sheikh Zayed ay nagbago sa mundo ng United Arab Emirates sa kanyang karunungan at pamumuno sa kanyang pakikiramay, ang kanyang epekto ay palaging iingatan at ang kanyang paglalakbay ay patuloy na magbibigay inspirasyon. Ang paglalakbay ng isang ambisyosong batang lalaki na lumaki sa pagiging matatag at maawain na tao na bihira tayong tila isang pinuno na nakakamit ng napakaraming tagumpay sa kanyang buhay bilang isang pinuno na kayamanan ay nasa mga ngiti ng kanyang mga mamamayan. Sa mga salita ni Sheikh Zayed, ang kayamanan ay wala sa pera. Ang yaman ay nasa mga lalaki, dito nakasalalay ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan na pinahahalagahan ka namin.